Amerika. At magandang gabi, bayan, para sa mga pastor na nambobola. Let's challenge the Bible. Para sa ating mga balita, papasukin naman po natin ang nagbabalik na si Brother Franz Imbat. Brother, pasok. Yan. Salamat, Kapitan Islaw. Para po sa ating balita, ay nakarating na po sila Kuya Ed sa USA. At ang good news po dyan, mga kapatid, ay lagi pa rin po natin silang nakakasama sa ating mga episode dito po sa YouTube via Skype. So, para naman po sa ating pangalawang balita, ay nalalapit na po ang ating Rescue Bible Camp with the team Empowered Heart. Ngayong darating na po yan na May 24 to May 27, 2016. At ang registration po niyan, mga kabsat, inuulit ko lamang po ay 500 pesos only. So, kayong mga kabataan dyan at mga nanay, ay payagan nyo na po ang inyong mga anak na dumalo sa atin pong Rescue Bible Camp upang marami po silang matutunan. Para po sa ating pangatlong balita, ay ngayon din pong darating na May 26, 2016, ay gaganapin din po ang Couples Fellowship dyan po sa Isla Paraiso, Esperanza, Season, Pangasinan. At pangungunahan po yan ng NLEX Church of Christ. Para po sa ating pang-apat na balita, ngayon pong darating na June 1 at hanggang 3, 2016, gaganapin din po ang VBS para po sa mga bata, sa mga kabataan. Para naman po sa ating panglimang balita, ang tema po namin dito ngayon sa NLEX Church of Christ ay hango po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13 na ang title nito ay Vanity of Vanities. At kung meron po kayong mga YouTube, mga kabsat, ay ina-upload po namin ang amin pong mga worship service dito every Sunday. Para po sa ating panghuling balita, nais ko pong batiin ang ating mga nanay ng Happy Mother's Day. Ayan. At ayan po ang ating mga balibalita dito po sa episode na ito. Back to you, Kapitan Islaw. Thank you, Brother Franz. Para po sa ating lesson sa episode na ito ay pag-aaralan naman natin ang speaking in tongues na kung saan ay laganap po ito sa denomination. At ito nga ang pag-aaralan natin ngayon kung ang speaking in tongues ay nag-i-exist pa rin hanggang ngayon. Kaya't kasama natin na magbibigay ng kanyang kasagutan ay walang iba kundi si Sir Archangel. Sir Archangel, pasok! Ayan, I'm coming to you live here in Murfreesboro. And the weather here is very cold. Wow. I think it's about 60 degrees Fahrenheit here. Mm-hmm. And even inside our home, it's very cold. So how much more if you go outside? Kamusta po kayong lahat dyan, mga nakikinig sa atin dyan sa ating YouTube channel, sa Angel Radio, your true friend. Hello sa'yo, Captain Ish. Hello din sa'yo, Sir Archangel. At kung tatanungin mo naman ang weather dito, well, weather lang. Ayos. And I'd like to greet all the mothers in the Philippines. Happy Mother's Day this coming Sunday. Ayan, yes. Kamusta ka na, Philosopher? And to you, Brother Vin, kamusta ka na? Ayos lang po, Kuya Ed. Yes, size 8. Yan, alam ko na yan, size 8. Ayan, and also regards sa atin kay Direk Reeve at sa lahat ng crew natin dyan sa Angel Radio, sa Rescue Broadcast Global. Lahat po na nakikinig sa atin dyan sa Hong Kong, sa Wan Chai, sa Japan, sa Israel, Australia, all over the world, and even here in the United States, people are getting excited to listen to us and view us on our YouTube channel. And I believe we are going to discuss today itong napaka-sensational na issue about speaking in tongues. Am I right? Opo. Tama po, Sir Archangel. Yan po ang pinakalaganap sa denominational word today. At yan ang ginagamit nila, Sir Archangel, na pang-akay para dumami ang kanilang membro. Ayan. With the advent of Pentecostalism, lalong lumaganap yan. Lalo yes. na nung dumating yung tinatawag natin praise and worship. Oo. It's because pagka dumadako na sila sa kanilang worship, di ba, mm-hmm. una praise muna yung mabibilis na kanta. Oo. And later on, as they go to the direction towards yung tinatawag naman nilang worship, abay, this is the highlight
of their worship. Mm-hmm. Lahat ng mga Pentecostals and the denominational people are speaking in tongues. Yan yung nangyayari diyan. Kaya those who do not understand this, lalo silang na-turn off. Uh-oh. Or yung iba naman na-excite. No? These are the reactions from those who have attended their worship service. Mm-hmm. So maganda yan na yan ang pag-usapan natin ngayon. And I'd like to contribute also diyan sa ating topic na yan regarding speaking in tongues. Alright, una, Captain Islao. Yes. I'd like to point dun sa ating mga viewers that tayo sa Churches of Christ, we believe yes. in the speaking of tongues. Yes. We don't want them to misunderstood us that we are against it. Mm-hmm. We believe because in the Bible, in the New Testament, there is an actual manifestation of the Holy Spirit as far as speaking in tongues is concerned. In 1 Corinthians chapter 12, yes. you will see there, mga kapatid, and why don't you list this down? Director Reeve, can you flash 1 Corinthians chapter 12, verse 7 up to 11, and you will see here the manifestations of the Holy Spirit that was present during the time of the apostles, which we call the period of inspiration. Right, let me read this, ano? Total, mamimiss nyo naman ako. Ako na magbabasa nito. 1 Corinthians chapter 12, verse 7 down to 11. Right, you were saying something, Captain Ish? Ayan, basahin mo lang, Sir Archangel. O sige, basahin ko, ha? But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another, the word of knowledge through the same Spirit, to another, faith in the Spirit, to another, gifts of healings by the same Spirit, another, the working of miracles, to another, prophecy, to another, discerning of the spirits, to another, different kinds of tongues, and to another, the interpretation of tongues. Mm. Last verse, verse 11. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. So the Bible talks about all this manifestation, and let me just point out, the term that the Bible used in this particular gifts is manifestations of the Holy Spirit. All right? Mm-hmm. And to some, it is called gifts of the Holy Spirit. Mm-hmm. Right? We don't want to misunderstand all the terms here. Manifestations of the Holy Spirit is the same thing as gifts of the Holy Spirit. Right? And one of them, mga kapatid, is the gift of tongues na tinatawag. Mm-hmm. At yun nga yung sinasabi natin, we are trying to point out that we do believe in the manifestation of the Holy Spirit because it was present during the time of inspiration. Mm-hmm. Right? So, saan? Mga kapatid, and I'd like to get your comments regarding this, lalo na si Brother Aris, dahil siya yung ating researcher dito. Yes. Brother Aris, what can you say about this? Ayan, pagdating sa speaking in tongues, actually, yun nga, nasabi doon sa 1 Corinthians chapter 12 na iba-iba yung manifestation of the Holy Spirit, merong gift of healing, merong gift of prophecy, merong mm-hmm. gift of wisdom, mm-hmm. knowledge. Merong gift of knowledge. Ano? Lahat po ng ito, mga kabsat, ay manifestation or external manifestation of the gift of the Holy Spirit na kung saan nag-take effect during po the first century Christians. Ano? And kung titignan natin sa pagkakasulat ni Apostol Pablo, he is pointing out dito po sa 1 Corinthians chapter 12 na kahit na iba-iba yung na-receive natin na gift ay iisa lang yung Holy Spirit na pinanggalingan ito. Mm. At sinabi niya, itong gift na ito, doon sa pinakadulo ng 1 Corinthians chapter 12, ang sabi niya dito, but earnestly desire the higher gifts, and I will show you still the a more excellent way. Sa madaling salita, sinasabi ni Apostol Pablo na ito palang manifestation of the gift of the Holy Spirit, mga kabsat, is only temporary, at sinasabi niya dito na meron pang mas mataas dito sa gift na ito. Kaya nga kung titignan natin, ang kanyang conclusion ay linagay niya dito sa chapter 13 hanggang doon sa chapter 14 ng 1 Corinthians, sapagkat ito nga yung isa sa problema dito sa Korinto. Magtataka ka, bakit si Apostol Pablo
dito lang sa 1 Corinthians niya linagay yung pertaining doon sa speaking in tongues. Sapagkat alam natin na the church in Corinth is one of the most problematic church in the history of Christianity. Mm-hmm. Ano po, at dito nga sa 1 Corinthians ano, ay makikita natin yung iba't ibang klase ng problema na nandito sa loob ng iglesia sa Corinto. Kaya itong itong speaking in tongues na ito, mga kapsat, ay nabimisuse nila yung ibinigay na gift ng Holy Spirit sa kanila. Kaya ito yung ngayon yung isang dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto para itama yung kanilang mga maling gawain pertaining doon sa external manifestation of the gift of the Holy Spirit. Kaya nga magtataka ka, bakit dito lang sa 1 Corinthians linagay yung speaking in tongues? Ano po? Yes. Kung paano nila ito dapat gagawin? Mm. Sapagkat ito, baka kapsat, ay nami-misuse nila. Kaya nga, sabi niya eh, sa verse 29 hanggang doon sa verse 30, are all apostles? Are all prophets? Mm-hmm. Are all preachers? Do all work in miracles? Lahat ba tayo nagbimilagro? Do all possess gift of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? Ito ngayon mga kapsat, yung isang problema dito sa Corinto. Sapagkat hindi lang mga kapsat sila ay nagpapagalingan doon sa external manifestation of the Holy Spirit, mga kapsat, abay talagang lahat sila ay sabay-sabay na nag-i-speaking in tongues. Kaya nga, nalagay dito sa 1 Corinthians chapter 14, ano, kung paano nila dapat gagamitin yung gift na ibinigay sa kanila, mga kapsat, ng Holy Spirit. Kaya nga, halos parang walang pagkakaiba yung ginagawa ng mga denominasyon sa panahon natin ngayon sa mga tao dito sa iglesia ng Corinto. Na kung saan, mga kapsat, sabay-sabay sila lahat, tatayo, mag-i-speaking in tongues, at wala ka nang maintindihan. Ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ba tayo kinakailangan mag-speaking in tongues? Mga kapsat, lahat ba tayo apostol? Lahat ba tayo propeta? Mga kapsat, ano, lahat ba tayo binigyan ng external manifestation of the gift of the Holy Spirit? Remember, ano po, yung dahilan kung bakit lang ibinigay itong manifestation na ito of the gift of the Holy Spirit ay nasa period pa sila ng inspiration na kung saan hindi pa naisusulat at hindi pa nakokompleto yung banal na salita ng Diyos sa New Testament. Testament. No? Yeah. Kaya nga, yung prophesying ay meron pa dito sapagkat bakit? Eh wala pa silang Biblia kabsat eh. Kaya nga, hinihintay pa nila na makompleto yung Biblia para nang sa ganon, itong mga bagay na ito na in part, ang sabi ni Apostol Pablo sa partial kanyang pagkakasulat na 1 Corinthians chapter 13 verse 8 hanggang doon sa verse 13, ang sabi niya doon sa binasa natin kanina, doon sa verse 31 chapter 12, ano, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31, ang sabi niya doon, uh-huh, I will show you a more excellent way. Ano pa yung, bakit mayroon pang more excellent way? Sapagkat ang sabi niya sa chapter 13, mga kapsat, ano, kasi pinuputol nila eh. Ano po, binabasa lang nila yung desire, yung gift. Ano po, yun po yung pre-preach nila doon sa mga denominasyon, kinakailangan, meron kang gift. Mm-hmm. Kasi kung hindi ka nakakapag-speaking in tongues eh, ikaw ay hindi tunay na Kristiyano. At kung ikaw, mga kapsat, ay nag-enroll sa kanilang Bible school at hindi ka marunong mag-speaking in tongues, kapsat, hindi ka mag-graduate hanggat hindi ka nakakapag-speaking in tongues. Sapagkat ginagamit nila yung versikulo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 31. Ano sabi niya doon? Desire higher gift. Ano po? Ayun lang yung sinasabi nila, pero hindi nila sinabi kung anong gift. At dito nga po, no, sa chapter 13, sinasabi ni Apostol Pablo na ito na yung higher gift, which is 1 Corinthians chapter 13, verse 13, love. It is love, faith, mm-hmm, and hope. Sapagkat yung mga bagay na mga external manifestation na ito, the gift of knowledge, the gift of wisdom, the gift of interpretation, the gift of healing, or prophesying, or speaking in tongues, ang sabi niya na mga kapatid, lahat ito ay mawawala sapagkat they are only in part. They were used so that the Bible will be complete. Mga kapsat, ano? Itong mga bagay na ito ay ginamit lang para maisulat yung salita ng Diyos. According to history, according to history, during the time of Apostle Paul and Apostle John, ano po, nung namatay na yung mga apostles, ano, ay nawala na, hindi na nag-continue yung miracles
hanggang doon sa second century. Hindi na nag-continue, mga kabsat. Ano? Wala na tayong makita na historical events na kung saan sila ay bumuhay ng patay. Wala na tayong makita na mga historical account na sila ay nag-speaking in tongues, sila ay nag-laying of hands, sila ay nagpagaling ng mga may sakit. Mga kapsat, kapagkat bakit? Naisulat na yung Book of Revelation. At tapos na, na nakompleto na yung New Testament. When Apostle John died, after he wrote the Book of Revelation, mga kapsat, natapos na yung tinatawag natin, mga kabsat, ano po, na external manifestation ay wala na. Ano po, natapos na ito. Pero naniniwala tayo, ano po, that the Spirit is still working in our time today sa papaanong paraan. Meron siyang seal. Ano po, the assurance of our salvation. Ano po, kaya lang wala na yung external manifestation sapagkat hindi naman pare-pareho yung binigay during the first century Christians. Kung makita mo, merong gift of faith. Hindi ba? Yung higher gift na sinasabi ni Apostol Pablo, merong love, faith, and hope. Ito yung mananatili. Ano po, pero yung mga mawawala, ayun yung mga speaking in tongues, kasama na dyan yung working of miracles, kasama na dyan yung laying of hands. Ito, mawawala na itong mga bagay na ito. At according nga po, doon sa pagkakabasa natin, kung kailan ito mawawala, ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang pagkakasulat sa 1 Corinthians chapter 13. Basahin po natin sa verse 8 hanggang doon sa verse 10. Ito po ang kanyang pagkakasabi. Verse 8, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, this is the speaking in tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, and the partial will pass away. Yan po ang kanyang pagkakasabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8 hanggang doon sa verse 10. Ang sabi po niya dito, kailan mawawala ito? When the perfect comes. Ano po? Yung pong ginamit po dito, mga kabsat, ay neuter gender. Sa Greek, sa madaling salita, mga kabsat, ang tinutukoy niya dito ay bagay. Ano? It is not our Lord Jesus Christ. Mm-hmm. Sapagkat ang sabi po, ang interpretation ng mga denominations, ang sinasabi nila na, oy, hanggang sa second coming pa ng ating Panginoong Jesucristo, bago matatapos yung speaking in tongues, yung mga working of miracles, at saka yung mga gift of prophecy, hanggang sa second coming pa. Pero dito po, mga kapsat, clearly, sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 13, verse 10, sinasabi niya dito na yung perfect is no other than the Word of God. Sapagkat bakit? Kung titignan natin, paano ba tayo nagiging perfect? Kung babasahin natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, na sinasabi niya, mga kabsat, ano, na itong salita ng Diyos can make us perfect. Sa madaling salita, ano, itong salita ng Diyos ay perfect. So, when the Word of God ay natapos na, sa madaling salita, ano po, natapos na din yung mga speaking in tongues, yung mga bagay na ito, yung mga miracles, yung mga wonders, ano, ay natapos na rin. Sapagkat bakit? They are only in part, they are only just temporary. Mm-hmm. Ano po, and according sa history, ano, kailan lang naman revive yan? Ano po, doon sa mga movement nila, during po, noong 1800s. Ano po, revive po nila yan, yung mga revival movement na yan, mga kabsat, ay dyan lamang po nila ulit ginamit yung speaking in tongues. So makita nyo, bakit ngayon lang ulit lumilitaw yung mga bagay na ito kung ba noong 2nd century hanggang noong 17th century, wala naman yan. O bakit noong 18th century lang irinivive yan? O ay bakit ganon? Hindi ba, sa madaling salita, mga kabsat, pang-akit kasi ito. Mm-hmm. Hindi ba, madali kang mainganyo na umaten sa kanila pagka meron yung mga misteryoso. Hindi ba, yung tumatayo yung mga balahibo mo, kabsat. O kaya naman, mga ay papakitaan ka ng milagro, no? Tataas yung kamay, tapos magtutumbahan silang lahat.
Di ba? Eh, parang galing, ano? So, makita mo, mga kabsat, ano? Ito pong mga bagay na ito ay re-revive lang nila doon sa kanilang movement na ito during the 18th century. Ano po? At lagi nilang sinasabi, ano, the Day of Pentecost, the Day of Pentecost, ano, doon sa Acts chapter 2. Ano po? Well, we accept na totoo nga na nangyari yan doon sa Acts chapter 2. Pero kung titignan mo, naiintindihan naman nila, naiintindihan naman yung kanilang speaking in tongues. Eh bakit sila hindi maintindihan? Mm-hmm. Ano po, isasabihin nila, tongues of angels yan eh. Mm-hmm. Eh kung babasahin mo nga yung chapter 13, verse 1, ang sabi niya dito, 1 Corinthians 13:1, kahit na ikaw ay mag-speaking in tongues, at tongues of angels pa ba niyan kung wala namang pagmamahal? Ang sabi ni Apostol Pablo, walang kwenta. Mm-mm. O, basahin mo. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Sa madaling salita, kabsat, ano, kahit mag-speaking in tongues ka pa, kung wala yung greater gift na sinasabi ni Apostol Pablo, which is faith, hope, and love, mga kabsat, wala rin kwenta yan. Sapagkat bakit? Eh, mawawala kasi eh. Mm-hmm. Ano po, huwag tayong mag-dwell doon sa mga bagay that is only temporary, kabsat. Doon tayo sa mga bagay na tinatawag natin na permanent. Ano po? Dito po sa hermeneutics natin, kabsat. Sa law of hermeneutics, meron po tayong tinatawag na temporary at permanent. Meron din po tayong tinatawag na permanent. May tinatawag na optional? At meron din tayong tinatawag na optional. Mm-hmm. Sa madaling salita, mga kabsat, not everything in the Bible will be permanent. Mm-hmm. At pwede mong i-apply sa panahon natin ngayon. Ano po? Not everything will be permanent. Ano po? Some of them will be temporary. Only temporary, kabsat, until the fullness of time was completed. Ano? Or until the Bible was completed. Ano po? Dito, mga kabsat, ano? Yung una natin na rules of hermeneutics, pero po tayong tinatawag na sinful. Kasalanan. Sa madaling salita, kung ano yung kasalanan noon, hanggang sa panahon natin ngayon, will still remain kasalanan. It will remain sinful. Madaling tandaan, sinful. Ngayon yung isa naman, mga kapsa, tinatawag natin na obligatory, permanent, and obligatory, temporary. Ano po, pag sinabi po natin na obligatory, temporary, or obligatory, permanent, mga kapsat, they have to do it. They have no choice but to do it because they are obliged to do it. Obligado sila. Kailangan gawin nila ito. Kung hindi nila ito ginawa, ito ay isang kasalanan. Sapagkat sabi natin, ano, sin, ano po, ang definition ng sin ay transgression of the law. Pagka hindi nila ito gagawin, ito ay isang kasalanan. Ngayon, merong mga utos, ano po, merong mga actions in the Bible that are only temporary. For example, the speaking in tongues. Mm-hmm. For example, miracles. Mm-hmm. Yung bubuhay ng patay. Ano pa? Yung gift of prophecy. Yung mga dreams. Yung mga visions. Ano? Ay, mananaginip. Tapos napunta daw sa emperno. Napunta daw doon sa langit. Tapos sasabihin niya, uy, nakita ko ang langit, bro. Okay, yan po mga kapsat, this is only temporary. Hindi na po siya applicable sa panahon natin ngayon. Ano po, pag sinabi naman natin na permanent, ano ito po, mga actions na ito will remain permanent. Ano po, for example, baptism. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, oy, temporary lang yan, sila lang yan. Mm-hmm. Hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Shortcut na tayo ngayon, Brad. Mag-sinners prayer lang tayo. Mm-hmm. Kaya hindi po. Ano po, ito pong mga actions na ito ay permanent. And kung hindi mo ito ginawa, mga kapsat, ikaw ay nagkakasala. Yung temporary naman, mga kapsat, pag gagawin mo ito ngayon, ikaw ay nagkakasala. Sapagkat bakit? Eh, hindi naman applicable sa atin ngayon, gagawin mo pa. Mm-hmm. Ano po, yung isa naman, mga kapsat, ay tinatawag natin na optional. For example, ano po, you have an option. Ano, kaya tinawag natin na optional. Ano po, ito yung optional temporary and optional permanent. Ano po, sa panahon po natin, mga kapsat, sa panahon po natin ngayon, ano po, yung pagkain ng baboy ay optional, mga kapsat. Ano po, pero sa panahon nila noon, kapsat, it is kasalanan. Ano po, pero sa panahon natin ngayon, ano, it is optional permanent.
mga kapsat, ano, pwede kang kumain ng karne, ano po, ano, hindi ka magkakasala, pero meron pa na ng palataya. Sabi niya, oh, hindi. Ano po, temporary lang yan. Pwede kang kumain, na, hindi ka pwedeng kumain ng, ano, ng karne. Ayan, gulay lang tayo, gulay. Ayan. So, ganyan po, mga kapsat, ano, so, you have to be very careful on how you interpret the Bible. Ano po, because there are things in the Bible that are temporary and that are permanent. So you have to differentiate, are these things temporary or are these things permanent? Obligatory. Ayan, temporary ba to or permanent? Makakabsat. Or ito ay obligatory. Oo. Mm-hmm. So kinakailangan ano, isipin nating mabuti. Ano po, ito bang speaking in tongues na ito? Temporary ba ito? O permanent hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Oo. Parang ano yan ba Brother Ed ano at philosopher ano. Mm-hmm. Gusto ko lang balikan kasi kung bakit kasi nagkaroon ng speaking in tongues. Bakit po nagkaroon ng tinatawag na manifestation of the Holy Spirit? Kasi para maintindihan po nating mabuti ito, sapagkat ito po kasi ay pinrapisay ni Joel. At ito rin po yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad bago po siya umakyat sa langit. Balikan natin at ipapabasa natin kay Brother Vin. Let's go to Mark chapter 16, verse 17 and verse 18. Babasahin ni Brother Vin. Mark 16? Mark 16, verse 17 and verse 18. Ayan. Ayun na o. Naka-flash na o. Basahin po. Mark 16, verse 16 to 17. Mm-hmm. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. Oh. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. So, they will lay hands on the sick, and they will recover. Oh, kaya nga sinasabi po dyan, humawak sila ng ahas. Uminom sila ng lason and they speak new tongues. Yun po, sila ay magpagaling. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay na-fulfill po ito sa Book of Acts. Ano, chapter 2, verse 6. Kaya makikita natin, ano ba kasi itong speaking in tongues na ito? Ano, kung ito po ay pag-aaralan natin base sa Biblia lamang, at ano naman yung speaking in tongues today, philosopher? Sapagkat yung speaking in tongues in the Bible, ano po ang sabi niya? Basahin mo nga kapatid sa verse 6 ng Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 6. And when they sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. Oh, so makikita niyo po yan, nagsalita po sila batay sa kanilang mga lingwahe. Eh bakit? Eh, ilang nation po kasi yung pumasok po kasi dyan sa Jerusalem? Abay 16 nation including Jerusalem. Kaya nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. It is a natural language. Hindi ito gibberish. Kasi sabi po nilang iba, ito ay gibberish. Ang nakakaintindi lang ay ang Diyos at ako. Yan ang sinasabi nila. Pero hindi po. Sapagkat yung salitang gibberish ay nanggaling po ito sa salitang gobbledygook. Na ang ibig pong sabihin nito sa Dictionary Webster, ang ibig sabihin po nito ay nonsense. Walang meaning, walang kahulugan yung sinasabi nila. Ano po? Walang katuturan yung sinasabi po nila. Kaya ngayon, kung babatayan po natin, pagbabatayan po natin ang Biblia, ang speaking in tongues ay isang natural na lingwahe. Parang ganito po yun. Ako, Pangasinan, si philosopher ay Ibaloy o Kangkanaoy, at si Vin naman ay Bisaya. It's because of manifestation of the Holy Spirit, nagkakaintindihan kaming tatlo. Pero yung speaking in tongues today, abay, pagka mayroong awit, saka nag-i-speaking in tongues na hindi mo naiintindihan. Kaya tuloy, ito po yung sinasabi ng Biblia sa atin. Sapagkat sa mga taga-Corinth, gusto po kasi nila, lahat sila mag-i-speaking in tongues. Inakalimutan na po nila yung prophesying eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo, alin ba ang mas mahalaga sa inyo? Ang speaking in tongues o ang prophesying? Kaya sabi po niya dito, let's go to 1 Corinthians chapter 14, verse 22 and verse 23. Para malaman natin para saan kasi itong speaking in tongues na ito at para saan naman itong prophesying na ito. Basahin mo, Brother Vin. 1
First Corinthians chapter 14 verse 23 to 24. 22 to 23. Okay. Therefore tongues are for a sign not to those who believe but to unbelievers. Mm. But prophesying is not for unbelievers but for those who believe. Oh. 'Di ba? Ano po ang sabi po niya diyan sa verse 22? Ang sinasabi niya, Rib, balikan mo 'yon, Brother Rib. Ang sinasabi po niya diyan, para saan daw ang speaking in tongues? Speaking in tongues is a sign not for believers. But para saan yung sign ng speaking in tongues? But for unbelievers. Maliwanag po yung sinasabi dito. Speaking in tongues, para saan? Para sa mga hindi sumasampalataya. Kaya nga yung mga apostol noon, kapag sila ay napuspos ng Santo Espiritu, ano, at sila ay nakakapagsalita ng parehas silang lingwahe, abay, sumasampalataya, sasampalataya yung tao. Kaya nga, pansinin mo po, kung sa loob ng iglesia, sabi ni Apostol Pablo, lahat nag-speaking in tongues, ano daw ang may dudulot dito? Verse 23, basahin mo, Brother Bean. 23, therefore, if the whole church comes together in one place, and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind? Di ba, sabi po niya dyan, kung kayong lahat, dinisar ninyo sa loob ng iglesia na kayo ay mag-speaking in tongues. And here comes, merong bisita. Eh, hindi naman lahat sa loob ng iglesia ay membro yan eh. Meron at merong bisita na yayayain eh. Eh, lahat kayo nag-speaking in tongues. Walang nag-interpret. Eh ngayon, ano po ang sasabihin ngayon yung unbelievers? Hindi ba sasabihin po niya, mga sira ang ulo ninyo? Hindi ba maraming mga churches today na mga sira ang ulo? Bakit? Eh kasi nag-i-speaking in tongues sila, eh hindi naman para sa kanila. Para saan yung speaking in tongues? For unbelievers. Kaya ngayon, kung titingnan natin, verse 25, ituloy natin doon sa verse 25, mga kapatid, para makita natin, pananagutan ng tao na yon na nag-speak in tongues, yung tao dahil na-disappoint siya. Verse 25. And thus the secrets of his heart are revealed. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. Verse 26. How it is then, brethren, whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. Oh, di ba makita natin? Pananagutan mo yun. Kung kayo sa loob ng iglesia, lahat kayo nag-speaking in tongues, madidisappoint yung bisita ninyo, anong sabi niya? Imbis na maligtas, imbis na ma-edify yung tao na yon, kayo pa yung magiging cause para ma-stumble yung tao at pananagutan nyo yun sa Diyos. Kaya nga, para saan ba itong speaking in tongues? Once again, mga kapatid, para po ito sa mga unbeliever. Sa panahon po nung sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Corinth, sa kanila lamang po ito, mga kapatid, sapagkat sa ibang congregation, hindi po ito issue. Kaya nga, let's go to chapter 14 again. Balikan natin yung verse 10 hanggang verse 10. Verse 12. Isa-isahin lamang po natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 14, verse 10 hanggang verse 12. Isa-isahin natin. Verse 10, there are, it may be, so many kinds of languages in the world, and none of them is without significance. O, di ba? So, ibig sabihin, speaking in tongues is a natural language. Hindi po ito salita na hindi mo naiintindihan. Natural na salita. Okay? Pero saan ang speaking in tongues again? Ituloy mo. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks, and he who speaks will be a foreigner to me. Verse 12. Verse 12. Even so, you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Kaya naman pala eh. Kaya pala kayo nag-speaking in tongues. Kaya mayroong prophesying and speaking in tongues. What is the purpose of this? To build up the church. To edify the church. Kaya nga ginamit kanina ni Brother Aris yung 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Tingnan nyo po dyan, mga kapatid. Nandyan yan eh. Para saan? Sabi niya, and God has appointed the church first, apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gift of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. And what is the purpose of this? Para sa ganun, yung iglesia ng Panginoon ay ma-build up, maging strong, maging firm.
Sapagkat sa panahon na ito, yung Corinth, baby pa kasi. Di ba? Hindi pa siya strong. Hindi pa siya malakas. Kaya ginamit ni Apostol Pablo na illustration yung kanyang sarili. Ano? Sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 13, verse 11, noong ako ay bata, ako ay nag-aasal bata. Di ba? Kaya nga, yung mga apostles, prophets, sabi niya dyan, speaking in tongues, aba, ito ay ugaling pambata. Bakit? Eh, hindi pa po ganap. Hindi pa strong, hindi pa firm yung iglesia ng Panginoon. Kaya kinakailangan niya ng tagapag-alaga. Kinakailangan niya, kumbaga ay sabi ni Sir Archangel before, yung andador. Alam niyo yung bata? Di ba para matuto siyang lumakad, ako po hindi andador ang gamit ko eh. Ang gamit ko po ay duyan. Kaya para makalakad, ano? At noong napilay, saklay na yung ginamit para matutong lumakad. Ganon din po mga kapatid. Para po yung nagtayo ka rin ng isang bahay. Ano yung mga kinakailangan sa bahay? Di ba? Kinakailangan mo ng scaffolding para maitayo yung bahay o yung building. Eh, tapos na nga, naitayo na. Di ba? Yung building, di tatanggalin mo na yung scaffolding na yan. Di ba? Tanggalin mo na rin yung andador na yan. Bakit? Eh, malaki ka na eh. Kaya mo nang maglakad eh. Kaya nga dito sa bagong tipan, mga kapatid, tandaan po natin ito, na ito yung mga bagay na sinasabi ni Brother Aris na temporary lamang. The purpose of this is, number one reason, to build up the church, and the second one, para maisulat po nila yung New Testament written word. But basahin natin, let's go to Mark chapter 16, verse 20. Brother Vin, pasok. Mark 16:20. Mm-hmm. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them, confirming the word through the accompanying signs. Amen. Oh, di ba? Para saan? Para ma-confirm yung word. Ang tanong, hindi pa ba na-confirm ang word? Hindi pa ba naging strong yung church? O na-confirm na yung word kasi kumpleto na at sinabi ni John, huwag ka nang magdadagdag, huwag ka nang magbabawas. Siya po yung last apostles na nagsulat eh. Ibig ba sabihin yung church hindi pa rin strong? Hindi, strong na eh. Bakit? 2016 na ngayon eh. So ibig bang sabihin, kinakailangan pa rin ba ng speaking in tongues? Di ba? Eh ngayon nga, maraming ganyan ang ginagamit nila eh. Bakit sila nag-speaking in tongues? Ano yung purpose nila? Di ba? At paano yung iba? Kaya nga ito, imbis na yung iglesia ng Panginoon magkaroon ng kaayusan, nagiging chaos po ito, lalo na pag ginamit mo today. Bakit? Eh, yung iba, hindi nakakapag-speak in tongues eh. Kaya sabi ng iba, ano sasabihin nila, philosopher? Nakapsuti, pamatay. Mahinang pananampalataya mo. Kasi mahinang pananampalataya mo. Oo. Di ba? Pero, ito po mga kapsat, ano? Ito po yung problema sa mga churches sa panahon natin ngayon. At ito po yung problema dito sa Book of Corinthians. Kung babasahin natin, yung 1 Corinthians chapter 14, verse 26, ano po, sabi ni brother nitong si Kapitan kanina, ano, yung purpose ng speaking in tongues is to build up the church. Yes. Para lang sa ganun, ano, sila ay ma-equip. Ano po? Kaya lang, yung problema, mga kapsat, paano sila mabibuild up kung hindi naman nila naiintindihan yung sinasabi mo? Kung basahin mo, Bin. Ulitin mo. 1 Corinthians chapter 14, verse 26. How it is then, brethren, whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. Oo. Ano po? Let all things be done for edification. Sa version ko po sa English Standard Version, sabi niya, let all things be done for building up. Sa madaling salita, mga kapsat, ano, ano po, paano sila ma-edify, mga kapsat, kung yung speaking in tongues ginagamit to edify. At yung prophesying, mga kapsat, ginagamit para doon sa mga tao, mga kapsat, na hindi naman nakakaintindi. Ano po, ano pong nangyari, mga kapsat? Confusion. Ano po, kaya nga sabi ng mga sira yung mga ulo ng mga to eh. Ano po, so makita mo, ano, paano mo sila mabibuild up kung hindi naman nila naiintindihan yung sinasabi mo. Actually, meron isang linguist. Yung nga kinikwento sa akin ni Uncle Seb, ano? Na re-record daw niya yung speaking in tongues nung isang pastor. At pinadala niya
yung recordings ano po doon sa mga iba't ibang mga linguist sa iba't ibang bansa. Ano po at pinag-aralan nila kung ano yung ibig sabihin nung sinasabi nung speaking in tongues na pastor na ito. At alam niyo po ang natuklasan nila. Natuklasan nila. Nawala pala itong ibig sabihin. May palusot sila diyan eh. Gibberish pala. Oo, may palusot sila diyan. Kasi lingwahe daw yun ng alien. Tongues of angels. Tongues of angels. Ano ka? Tongues of angels ka dyan? Eh, makapangyarihan yan. Lahat ng anghel, alam nila lingwahe. Oo. Ano po, nung araw nga, isa lang yung lingwahe. Oo nga. Okay. Pero nag-iba-iba kasi dahil dun sa Tower of Babel. So, makita mo, no? Na ito pong language, mga kabsat, na sinasabi na gibberish talaga eh. Wala talagang maitutulong sa atin. Hindi tayo nabibuild up. Ano po, tayo ay tumatayo lang yung mga balahibo natin. At wala tayong naiintindihan. Sa madaling salita, they are using this speaking in tongues for entertainment period. Tama. Ano po, eh, hindi ka naman na-edify doon sa speaking in tongues, eh, wala kang natutunan. Ano po, lumago ba yung faith mo? Ano po, nung ikaw ay nag-speaking in tongues, eh, sabi ng iba, eh, kung hindi ka daw nag-speaking in tongues, eh, ikaw daw ay mahina daw yung faith mo, mga kapsat. Abay, yan po ay isang malaking kalukuhan. Sapagkat doon po sa katabi na bahay nila Brother Ed, ano, dito sa sabihin mo na, pinanggalingan mo yun eh. Ay, merong ano doon, merong paaralan doon at alam niyo po, pre-na-practice nila kung paano mag-speak in tongues. Pre-na-practice nila yan. Totoo yan. Ano po, tanungin mo, yung bang speaking in tongues during the first century Christians, pre-na-practice ba? Hindi nga eh. Balikan malaking kalokohan. Balikan mo yun. Alam niyo yan. Balikan niyo po yung 1 Corinthians chapter 12, verse 11. At ikukunik natin ito sa Hebrews chapter 2 verse 4. Tignan mo. Basa, Brother Bean. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Ang tanong, pinractice ba nila, philosopher? Hindi. Hindi nga eh. Sabi niya eh, it's one individually according to His will. Eh, sino ang kumikilos niyan? Hindi ang Holy Spirit, mga kabsat. I-connect natin ha. Hebrews chapter 2 verse 4. Basahin natin ulit. Hebrews chapter 2 verse 4. God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to His own will. Kita niyo yan, mga kabsat? Eh, sino ang kumikilos, mga kabsat? Kaya ginamit ni Sir Archangel kanina is gift of the Holy Spirit. So, makikita po natin dito, mga kapatid, na siya talaga ang kumikilos. Kaya nga, pag ang mga apostles, they are filled by the Holy Spirit, may purpose ng Holy Spirit doon. Ano ang purpose niya? Para sasampalataya yung tao na nakikita niya, yung mga apostol na gumagawa ng mga himala, sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Sir Archangel, ano pa masasabi mo ukol dito? Naririnig mo kami ba, Sir Archangel? Ano ba masasabi mo ukol dito? Ako ba? Oo. Akala ko, hindi ako kasama eh. Ayan, pinapasok ka. Ikaw ang final eh. Ikaw ang finale eh. Na-cover niyo na lahat naman. Lahat naman ang sinabi niyo, tama naman yun eh. Oo. Ayan. Wala nga akong masabi. Oo. Pang finale ka kaya. Babati na lang ako, pwede? Ha? Babati na lang ako. Sige. Bati po. Pero, mag-speak in tongues ako. Okay, American style. Hindi. Yung speaking in tongues na yan, na pinag-usapan natin kanina, nakalimutan ko na tuloy mga puntos ko eh. Kasi nag-enjoy ako sa mga sinasabi nyo eh. Pero meron sana akong gustong i-point out kanina. Nakalimutan ko na tuloy. So, yun. Ano ba yung iniisip ko kanina? Yung feeling ng tao. Pansinin nyo, yung tao na yan is, pwede kong sabihin yung term na siguro na self-fulfillment. Pagka sila nag-speaking in tongues, iba yung nararamdaman nila kasi sa sarili nila. As if, dumadaloy talaga sa kanila yung espiritu ng Diyos.
And I can understand them kasi kakaibang feeling yan. Pagka, diba, pagka tinanong mo sila na ano, I mean, na sinasabi nila na yung presensya ng Diyos nasa kanila because of a heightened emotional na nararamdaman nila. Mm-hmm. So, yan yung lagi mong magiging common denominator sa every person na nag-speaking in tongues. Mm-hmm. Kaya sabi nila, parang wala ang presensya ng Diyos sa'yo pag hindi ka nag-speaking in tongues. Pero papansinin natin, Ray, itong konteksto, itong, if you're going to look at the contextual background, kung bakit sinulat ni Apostol Pablo, itong 1 Corinthians chapter 12, chapter 13, chapter 14, diba? Lahat ito may kinalaman doon sa manifestations of the Holy gift, Spirit. The Holy Spirit. May kinalaman yan. Mm. Itong mga taga-Corinto na baby pa, sabi niya, babes in Christ pa ito eh. Oh. Alam mo, in-aspire nila kasi lahat sila sabay-sabay yung speaking in tongues. Oh. Kaya nga sa chapter 14, verse 1 to 5, makikita mo doon na sinasabi ni Pablo, dahil baby pa kayo, dapat ang hinahangad nyo, prophesying. Mm-hmm. Kasi sa speaking in tongues, hindi nyo maintindihan yan. Mm-hmm. Hindi kayo lalago dyan. Oh. And I want to be na, pakibasa nga ito, Bin. Kasi ito ay ginagamit din kasi ng mga denominations ng 1 Corinthians 14, verse 1 to 5. Bin? Opo. 1 Corinthians 14, verse 1 to 5. Bin? Bin? 14? Verse 1 to 5. Okay. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For him, pansinin mo yung verse 1. Sabi niya, between speaking in tongues, tsaka yung prophesying, sabi niya ganon, dahil baby pa kayo, sabi niya, mas mahalaga, parang nagpe-prescribe si Pablo dito. Apostle Paul was trying to give them a prescription. Sabi niya, dahil baby pa kayo, kailangan nyo yung makakapagpalago sa inyo. Mm. Between the two, sabi ni Paul, sabi niya, especially, dapat i-desire ninyo yung prophesying. Okay? Pagpunan tayo sa verse 2, tsaka sa verse 3. For he who speak in tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the spirit, he speak mysteries. But he who prophesy speaks edification. Verse 2 lang muna, Bin, hanggang verse 2. Verse pansinin mo ha, sabi ni Pablo dyan, when you speak in tongues, serious matter ito. Mm. Sabi niya, hindi dapat ito ginagawang joke-joke lang. Hindi dapat ito ginagawang para lang sa entertainment nyo o sa emotional satisfaction ninyo. Mm. Sabi niya, kasi ito ay galing sa Diyos. Ito ay lingwahe ng Diyos. Ito ay ginagamit ng Diyos. O, punta tayo sa verse 3. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. You see, so sabi niya, eto kasing mga taga-Corinto, lahat sila sabay-sabay ang binigyan nila ng diin yung speaking in tongues. Mm. Kaya ang sabi ni Pablo dito, hindi sila lalago kung lahat sila mag-speaking in tongues. Kaya ang prescription ni Pablo dito ay sabi niya, mag-prophesying tayo. Kasi dito tayo may edify, dito tayo may exhort. Dito tayo mako-comfort. Verse 4, Brother Bin. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. So you see, nagiging tuloy mali yung pagkagamit natin ng speaking in tongues. Dahil ine-edify mo lang yung sarili mo. Mm. Pero ang sabi ni Pablo dito sa mga taga-Corinto, sana meron sa inyong maghangad ng prophesying because that one ang kailangan ninyo. Because baby pa kayo, you need to be edified as a church. So verse 5, last verse. I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues, unless indeed he interprets, that the church may receive edification. See, sabi ni Pablo dito, okay lang naman kahit mag-speaking kayo in tongues, pero mas maganda, sabi niyang ganun, is hangarin nyo yung prophesying. Dahil ito ang bagay na makakatulong para lumago ang iglesia diyan sa Corinto. So, makita mo mga kamsat, yan ang background niyan. Ang background niyan ay yung mga taga-Corinto, all of them ay hinahangad na mag-speak in tongues. Mm-hmm. And if you go to the time today, Captain Islao, yan din ang pinagagawa ng mga leaders ng mga denominational churches. Yeah. Lahat sila, ang gusto nila i-desire is to speak in tongues, oh, which is late. Mm-hmm. Diba? So, kahit na Captain Islao, meron ngayong tinatawag na period of inspiration, mali pa rin. Yes. Pero pinaka-importante sa lahat, we have to understand na wala na tayo sa period of inspiration. Inspiration. Dahil yung Bible mismo is an example, is a
exceptional example of speaking in tongues. Mm. Dahil yung Bible ay na-translate na sa iba't ibang mga wika. Oh, deal na yun. Kompleto na. So, hangarin natin yung naiintindihan natin, sabi yes. ni Pablo. Kung hindi pa kayo mature, dapat hangarin natin yung naiintindihan mo. Mm. Kaya nga, pinapaliwanag dapat mabuti yung Biblia para ma-edify tayo, ma-exhort tayo, ma-comfort tayo. Yan lang aking mababahagi dyan sa issue ng speaking in tongues. So, kung katanungin nyo kami, kung yung speaking in tongues ngayon, genuine, sabihin namin sa inyo ng tahasan, peke yan. No. Pagtiwalaan yan. Pagtiwala kayo sa Biblia dahil maintindihan nyo to at dito kayo lalago. Amen. Alright. So, maraming salamat sa iyo, Sir Archangel. At yan po ang ating lesson sa episode na ito about speaking in tongues. Kung ito nga ba talaga ay nag-i-exist pa until now. We believe about speaking in tongues, pero yung pag-exist po nito until now ay wala na po. Sapagkat wala na tayo sa tinatawag na time of inspiration, pero nandito na tayo sa tinatawag na time of obedience. The Bible is complete. One thing more, Captain Islao. Sige. Kasi itong speaking in tongues, yung pastor kasi promotor nito eh. Ay, syempre. Ito ay proof, ito yung tinatawag niyang patotoo, na ang Diyos ginagamit kasi siya. Mm-hmm. Kasi alam naman natin, hindi naman nila susundin yung pastor na yan eh. Oo. Dahil wala namang kapangyarihan yan. Mm-hmm. So iba't iba yung mga meron siya. Nag-speaking in tongues siya, nagpapagaling. Mm-hmm. At yung dinagtag nila dyan, yung tinatawag na slain in the spirit. Spirit. Oo. Pansinin nyo kapsa sa manifestation, sa binasa natin kanina, walang slain in the spirit doon. Meron pang bago. Lapping of the spirit. Walang ganun. Lapping of the spirit. Kasi mas madali yung gawin para mabola-bola nila ang mga mananampalataya. Yes. Mm. Okay? So huwag kayo magpabola, mga kapatid. Mm. Sapagkat yung programa nito ay kontra sa mga nambobola na pastor. Oo. Kaya let us challenge the Bible. Ayan. Mga kapatid, kung meron pa kayong mga tanong, itanong nyo yan kay Captain Islao, yung mga issues nyo na gusto nyo masagot sa programang ito. You can ask Captain Islao and Philosopher, maski si Director Rib, dyan isulat nyo sa rescuebibleradio@gmail.com. At syempre, yung kanilang mga numero na ipa-flash sa screen ni Director Rib. Itanong nyo po dyan kung meron kayong mahabang kwento, meron kayong issue, at ba ito pong programa na ito ay para sa inyo at sasagutin po natin yan, bukas ang ating Biblia. Sapagkat we are always challenging the Bible para makita natin ang katotohanan. So, mula po sa Tennessee, dito po sa Murfreesboro, mga kapatid, ako po yung magpapaalam na at sa susunod po nating episode uli ng Let's Challenge the Bible, makakasama niyo po uli ako. Back to you, Captain Islao and Philosopher. Alright, maraming salamat sa iyo, Sir Archangel, at mabuhay ka. At sana ay lagi kang mag-ingat dyan at maambunan mo kami ng grasya nang hindi naman kami dito madisgrasya. Ayan, so maraming salamat. Sir Archangel, and binabati namin ng Happy Mother's Day si Doktora Dayan, at ganun din si Grandmother, at sa lahat ng mga mother around the world, Happy Mother's Day. Ayan. Bye-bye, Sir Archangel, at kami na ay magpapaalam sa episode na ito about speaking in tongues. Philosopher? Ayan, kung meron pa kayong mga katanungan pertaining po sa speaking in tongues, ay pwede niyo po kaming kontakin at pwede po kayong mag-text. Ito po ang aming number. Ang number po ni Kapitan Islao ay 0932-667-5982. At ang number ko naman po ay 0949-953-8234. Pwede po kayong mag-text kung meron po kayong katanungan kahit wala sa topic. Meron kang love problem? Abay, meron kami dito si Dr. Love, si Kapitan Islao. Expert niya yan. Ayan. Pwede rin po kayo mag-email sa ating pong email account, rescuebibleradio@gmail.com. Bye-bye! Bye! Bale na, Brother Bean. Bye-bye!